I am. So, hello coaches. Good morning. So, for this video tutorial, pag-usapan natin yung process for shipment ng packages natin. So, I watched that PH, yung executive natin, si Sir Rainier Cadiz, have recently announced na magkakaroon na tayo ng bagong process for shipment ng packages. So, dati, before the pandemic, yung nag-aasikasa talaga for shipments ng products is yung uplines, yung mga team leaders. So, after the pandemic, nahirapan yung mga team leaders natin na mag-travel, papuntang office to pick up the products and eventually ship them out. Dahil nga restricted yung paglabas. So, the management have came up with a solution wherein hindi na kailangan na yung mga team leaders yung pupunta sa office to pick up the products and then i-ship yung mga products. Yung bagong process will be direct na yung company yung mag-ship ng mga products natin. So, the company have recently posted yung steps, step-by-step process kung paano natin mag-ship yung mga products natin. Ito siya. Ayan. Ito siya. Meron tayong 9 simple steps on how to process iWatch.ph package shipping request. So, for this video tutorial, yung i-discuss natin is basically itong process na to, yung shipment ng package natin na direct na yung company na yung magpa-process and mag-ship nun. Don't worry coaches, meron atang partnership si iWatch with a courier wherein exclusive na yung courier na yun na yung magsiship ng mga packages natin and compared sa normal na mga shipping rates, mas mura siya since exclusive naman na sa courier na to na tayo magpapaship ng packages. So coaches, ito na. Start na tayo with the step-by-step process on how to create a request for shipping ng packages. Yung first step natin is log in your iWatch.ph account. So, ayan. Maglilogin na tayo. Ayan. Ito. Yan. So, nakapag-login na tayo. Number 2 is click package shipping button. Saan ba makikita tong package shipping button? Ito siya. Click natin tong burger icon sa left na side ng ating dashboard. Click natin yung package shipping. Ayan siya. And then, after that, number 3, input your region and the number of iWatch packages. So, input your region. Since from Quezon City ako, i-click ko yung Metro Manila. Ayan. And the second was, and the number of iWatch packages. Since for the purpose of this video tutorial, lagay ko dito sa number of packages to be delivered 1. Enter shipping address. First name, Arvin, middle name, Azores, last name, Tejones, Sir 9173297022, email address, and unit building. For those na
may mga na residing sa mga subdivision or mga condo units, kailangan nyo to, unit or building. Pero if wala naman kayo nito, lagyan nyo lang NA, not available. So, Quezon City, Barangay Subdivision Village, 163, Quezon City, zip code, 3100, province, Metro Manila. Ito, nearest landmark. Very important to coaches na para mas mapabilis yung pag-deliver ng mga packages ninyo. Kasi may mga times na, lalo pa yung mga couriers, may mga times na hindi sila familiar sa location ninyo. So, if hindi accurate yung shipping address na nilagay ninyo, definitely mahihirapan sila na ilocate yung area ninyo or yung bahay ninyo. Kailangan na kailangan talaga na merong nearest landmark na nakalagay for the purpose na kapag yung landmark kilala sa area ninyo, like for example, malapit ka sa basketball court, malapit ka sa school, malapit ka sa isang grocery store, tindahan, sabihin na natin si Aling Nena Store. If yung courier natin, hindi nila alam, hindi sila familiar sa area, kapag magtanong lang sila sa isang tao sa location, sa area ninyo, sabi nila, "Ma'am, sir, asan ba dito yung Aling Nena Store?" So, definitely, mas madali nilang malolocate yung area ninyo because of this landmark. So, point to consider lang, coaches, na it's a must na meron kayong landmark na ilagay. So, lagay ko dito near half court. Ito naman yung additional notes. Dito sa additional notes, ilalagay ninyo yung document, yung mga requirements ni iWatch for pick up ng mga products, for release ng mga products, like yung iWatcher name, yung username, and then yung account IDs. Yung iWatcher name, kung ano yung pangalan na nilagay mo dun sa iWatch.ph account mo. Second is, yung username mo sa iWatch.ph account mo, and then yung account ID. Yung account ID, makikita mo yun sa My Accounts. Dito, makikita mo yun dito, sa My Accounts. Etong My Accounts. So, yung ilalagay mo lang dito is yung iWatcher name, username, and then yung account IDs. Yung account ID, nagsastart siya sa IWP and then yung 6 digits. IWP and then 6 digits. Yun yun. So, dito naman sa pinakababa, makikita na natin yung total shipping amount. Yung total shipping amount, nagbabari siya. So, ito nagbabari siya. Check natin. Hanapin natin dito sa sa page ni iWatch.ph yung shipping rates. Hindi ko siya na ano. Ito. Ayan. Hanapin natin dito yung shipping rates. Ayan, so nakita na natin siya. Ito, yung shipping rates natin. So, yung shipping rates natin, asan na yan? Ayan, nakalagay na dito sa baba yung total shipping amount. Dependent yon sa number of packages na kukunin natin. And then yung area natin, ito. Kung saang province ka. So, ito siya. Based on sa post nila, ito yung shipping rates natin for Metro Manila for 1 to 2 packages. Ibig sabihin, yung meaning ng package is yung account na inopen mo. For 1 account na i-open mo, equivalent to 1 package yan. So kung 2 account, 2 packages, 3 account, 3 packages, etc. So, for Metro Manila areas, yung shipping rates natin is for 1 to 2 packages, 160.
for 3 to 5 packages, 200 for 6 to 10, 350 for 11 to 15, 500. So, you may notice, coaches, na yung number of packages na available lang na pwede i-request natin for shipment, limited lang siya to 15. Meaning, per account lang talaga siya. Per iWatcher kasi total of 15 accounts lang yung pwede mong mabuksan for multiple accounts. Total 15 accounts lang. So, yung policy talaga ni iWatch is packages mo, accounts mo, shipping mo. So, hindi ka pwede makisuyo sa ibang iWatchers para lang makapag-save or malessen yung shipping charges na babayaran mo. So, ganun yung policy ng iWatch. Accounts mo, package mo, ship mo. Ayan. For provincial areas naman, for uniform na to, for Luzon, Visayas, and Mindanao areas, for one package, 260. For two to three packages, 350. For four packages, 450. For five packages, 550. Six, 640. Seven packages, 750. 8 to 9 packages, 850. 10 packages, 950. 11 packages, 1,050. 12 packages, 1,100. 13 packages, 1,200. 14 packages, 1,250, and 15 packages, 1,350. So, special note to consider, coaches, bawal magpasuyo. So, accounts mo, package mo, shipment mo. So, ayan. So, proceed na tayo. Since isang package lang yung ipapaship ko, and within sa Quezon City naman ako, Metro Manila, 160 lang yung shipping charge ko. Ayan. For Metro Manila, 1 to 2 package, 160. And then, click natin yung submit. And then, after natin i-click yung submit, ayan, makikita natin itong mga details na to. So, ito yung mga field, ito yung mga items na fill outan natin, ito yung details. So, yung select mode of payment, Paynamex. Marami tayong, ay dalawa yung mode of payment natin dito, coaches. First is Paynamex, second is Palawan Express. For Paynamex, dito ata yung, dito yung mga online transfers, like for example, GCash, bank transfers. So, yung second naman is through remittance centers, Palawan Express. For now, yung available lang natin is Palawan Express for remittance center. But, in the future, madadagdagan naman to. For the meantime, for now, na bago pa lang yung process na to, Palawan Express lang muna. So, before natin i-proceed, kailangan ma-check mo talaga kung complete and accurate yung details na nilagay mo. Yung username mo, yung name, email, contact number kailangan talaga accurate yan. Address mo kailangan accurate yan. Nearest landmark, make sure na merong nakalagay sa nearest landmark. Additional notes, yung 3 details na kailangan ni iWatch before i-release ng package natin, yung iWatcher name, username, and account ID. Yung account ID makikita natin siya dito sa my accounts. So yung account ID natin starts with IWP and then yung 6 digits. Yan. Number of packages, 15. Siguro may error lang dito. Dapat 1 lang to. Shipping fee, 160. Gateway fee, payment gateway fee, 25. Magkakaroon ng payment and gateway fee na 25 kasi Paynamex yung pinili ko. Pero if try natin na Palawan Express, wala siyang payment or gateway fee. For the purpose of this video tutorial, hindi natin gagamitin yung Palawan Express. Kasi yung Palawan Express, madali lang yung process niya. After mo i-click ng Palawan Express, yung payment mo kasi diretso lang sa remittance center. So, mabilis lang yung process niya. After
payment sa remittance center, yung kailangan mo lang naman doon is i-upload mo yung document sa iWatch account mo, which is i-discuss natin later. For the meantime, yung gagamitin muna natin is through Paynamex. So, yan, total 160, total 160 plus gateway fee, total of 185. Kailangan natin i-click tong save record for documentation. Ayan. After that, after may click, magkakaroon ng confirmation na saving successful. Please click proceed to payment button for Paynamex modes of payment and don't forget to send the proof of payment and send receipt. Thank you. So, kailangan talaga natin i-save yung record para may documentation tayo and then may documentation din sa iWatch. Kasi upon saving natin dito, automatic, parang mararecord to, may summary ata si iWatch. Upon save natin, upon clicking save record, automatic mararegister yung request natin sa parang monitoring ni iWatch. Then, click natin proceed to payment. Yan. Wait natin siya mag-load. After that, ito na yung lalabas. Make sure new coaches na lahat documented ninyo. So, note to consider, kailangan mag-screenshot kayo ng process for documentation in case lang magkaroon ng error, magkaroon ng problem, may documentation kayo. So, ayan. Ito, order summary, request ID, ito siya, shipping rate, payment gateway fee, total amount 185, payment options. Before kayo mag-proceed, kailangan, ito, mag-agree, basahin ninyo and mag-agree kayo sa terms and conditions ni Paynamex. So, ayan, click mo to para mag-agree ka, and then, mode of payment ka na, GCash. Pwedeng GCash, pwede namang over-the-counter payment sa mga SM, Cebuana Lowell Year, 7-Eleven sa 7-Eleven kiosk. Yan, meron doon. And then, Easy Pay, click sa 7-Eleven din to. Itong sa 7-Eleven, diretso na ata to sa cashier. Ito naman, click sa 7-Eleven kiosk. And then, M. Lowell Year. Ito, Direct Agent 5, PNB, Bank Deposit ata to, UCPB. Ay, online transfer, and then UCPB, online transfer then. Online bills payment, BDO, for BDO, and then Philippine National Bank, Security Bank, UCPB. For those na may mga online bank accounts, pwede ito sa inyo, BDO, Philippine National Bank, Security Bank, UCPB. And then, UBP online, sa for those I watchers na may mga online bank account, online, UPB, UBP, Union Bank, Philippines online bank account, and then through Dragon Pay. Ako naman, yung gagamitin ko is through GCash. Click natin itong continue. Ayan, wait lang natin siya. Ayan, ganyan. Ito yung lalabas, total amount due, tapos ilalagay mo to ditong GCash account. Yung GCash account mo, yung mobile number na may GCash account ka, create mo yung next, and then magkakaroon ng authentication code. Yan na, 439-5991. Submit code, and then log in to pay with your GCash. So, for now, hindi ako magpa-proceed for payment for the purpose of this video tutorial kasi ano lang naman to, sample lang naman to. So, after mo ma-enter yung PIN mo, sige, try natin. Click mo yung next and then, ayan, after dito, ayan. After that, para mag-proceed ka na for payment, click mo tong confirm and pay. Then, after mo mag-confirm, and so after mong i-click tong confirm and pay, merong lalabas na confirmation or notification from GCash na ganito.
yung payment transaction result. Make tong notification na to, make sure mo na ma-screenshot mo to for GCash na mga payments. Kasi, kailangan, ito yung gagamitin natin for documentation. Ito yung magiging receipt natin. So, ito yung i-upload natin dun sa my send receipt. Itong ganito. So, balik tayo dito. Baka ko ng bere-bere light. Yan. Yan. Login ulit tayo. Ito lang naman basically yung kailangan natin eh. After payment natin, ito yung kailangan natin for GCash ng mga payments. Itong payment transaction result confirmation na to. Ito yung screenshot natin and then i-upload natin dun sa my send receipt. Ayan. So mag-login na ako. Ayan. After that, babalik ka sa iWatch account mo and then i-upload na natin yung resibo. Same lang yung process nito for other modes of payment. Like yung sa Palawan Express, yung mga over-the-counter sa bank na payments, or yung sa 7-Eleven or sa kiosk na mga payments. Kahit din yung mga bank, online bank transfers. Yung screenshot lang doon is yung transaction confirmation, and then if merong email or SMS confirmation, kailangan din yun. Anything na madodocument na successful yung payment. Ayan. So after that, login na tayo, click natin yung burger icon, and then halapin natin dito yung send receipt. Ayan. So send receipt, makikita natin dito apat na options: activation, maintenance, load wallet, package, shipping. So yung pipiliin natin is package, shipping. Ayan. So after that, may lalabas dito. Ayan. Kagaya nito. Ayan siya. Tapos, after that, ganito. After that, dapat merong ganito coaches sa after mo mag-send ng request for package shipping, kasi yung meaning nito is successful yung request mo. So if dun sa iWatch account mo, after mo mag-pay, pag pumunta sa send receipt, walang ganito sa transaction history, sa to pay sa transaction history niya, ibig sabihin either may error sa account mo or hindi naging successful yung request mo. And then after that, i-upload natin yung receipt. Ayan. Ilalagay natin yung transaction code. Yung transaction code for GCash payments, ito siya. Transaction reference number. Yan siya. Ilalagay natin siya dito. Isa-isa. Yung transaction reference number. Lalagay natin dito isa-isa. Yung name of sender, full name. Ikaw ay watcher. Ikaw na ay watcher na nag-request ng package shipment. And then yung transaction date. Yung transaction date kung kailan mo binayaran yung shipping request. Hindi kung kailan ka nag-request, kung kailan mo binayaran. Ito kasi send receipt na to. So after mo na talaga ito, after mag-send ng request, after payment mo na siya. So November 15, click ito siya. November 15, Sunday, November 15, 2020, click set. And then choose file. Ayan siya, ito. Ayan. I-upload. And then, isa-submit mo na siya. Click mo na yung submit. Ayan. Ganyan lang siya. Click mo na yung submit. After that, magiging okay na to. Dito naman siya, magiging okay na to. And then, dito naman, set to ship na. Dito ka na papasok sa to ship. Ibig sabihin, after sending ng receipt mo, if okay na siya,
Okay na yung mga details na nilagay mo, uploaded na yung resibo, nag-okay na si iWatch. Then, dito naman tayo sa Toship. Merong, dito sa Toship, merong pending na nakalagay dito. Ibig sabihin, i-wait na lang natin si iWatch na ma-ship niya yung product natin. So, habang hindi pa na-ship yung product, naka-pending lang, may pending lang na nakalagay dito. Habang hindi pa na-ship yung product. So, after shipment ng product, yung pending na ito mawawala, mag-o-okay siya, and then, to receive naman. Dito naman, magkakaroon ng pending na nakalagay. So, habang hindi mo pa na-receive, habang in-transit pa yung product, may nakalagay na to receive dyan. So, after mo ma-receive yung product, ayan, dyan lang magiging okay yung to receive na transaction. So, ayan coaches. Basically, yun na yun. Yun na yung process for shipment ng products. Dun sa mode of payment, GCash yung ginamit ko kasi I think most of us ay watchers, mayroon na talagang GCash account and mas convenient yung GCash account for over-the-counter remittance and then online transfers. I think hindi naman kasi tayo lahat pwedeng makalabas, makapunta sa remittance centers or mag-pay over-the-counter sa mga bangko. And hindi naman tayo lahat na i-watchers merong online bank account. So, GCash na yung ginamit ko. Pero, basically, for all payment, all mode of payments, same lang yung process after payment. Yung resibo, pipicturan mo, magsisave ka ng screenshot, and then i-upload mo dun sa may send receipt. Yun basically yung process niya. Yung kailangan lang talaga natin ma-ensure is yung transaction code tsaka yung screenshot or picture ng document kasi yun lang yung proof na meron si iWatch na successful na yung payment mo, nagbayad ka na talaga. Kasi sa dami nating mga iWatchers, hindi maiisa-isa ni iWatch na i-check, i-confirm kung complete na talaga yung payment natin. So, yun lang talaga yung document na needed na iWatch. To confirm, to verify, to ensure na nakapagbayad na tayo, okay na yung payment natin. So, after nun, after sending ng receipt, uploading ng resibo, mag-wait na lang talaga tayo na ma-ship. And ma-receive na, ma-ship ni iWatch yung package natin and ma-receive natin yung package. So, if may mga questions or concerns naman kayo, nagkaroon kayo ng problema sa package shipping request ninyo, meron tayong iSupport. Meron tayong iSupport. So, doon natin pwede erase yung mga concerns natin. Or, if natatagalan kayo sa response ni iSupport, kasi, onti lang yung personnel natin sa office na nag-handle ng iSupport. So, ang dami na nating iWatchers, nearly 40 or 50k na tayo worldwide. So, hindi agad-agad ma-accommodate ng mga personnel natin yung mga queries natin. Ano yan? First in, first out, kumbaga, naka-queue yan. So, kung sino yung nauna na nag-raise ng concern, siya yung unang i-accommodate. So, if matagalan kayo sa reply ni iSupport, pwede kayong mag-message sa upline nyo or sa team leaders ninyo about sa concern ninyo para mas mapabilis yung pag-resolve. So, I hope coaches na nakatulong tong video tutorial na to to address yung concerns regarding the process for the package shipment. I hope for your understanding regarding on this kasi bago pa lang to. So, magkakaroon talaga ng mga errors, magkakaroon ng glitches, even sa shipments matatagalan kasi bago pa lang to. Ano pa to? In the process of improvement. So, moving forward, magiging maayos naman din to, magiging okay naman din to. Ano lang, patience lang talaga and support sa company. Kasi, bago pa lang, pioneering pa lang si iWatch. 2 years na tayo sa industry, pero yung platform natin, pioneering pa lang. So, I hope na
if magkaroon man ng mga problems or errors or glitches sa request natin for shipment or kahit anumang concern natin, hindi siya maging reason for us to stop the business. Hindi siya magiging reason for us to na hindi na magkaroon ng tiwala sa company, kasi minor lang naman to, minor issues, minor concerns, minor glitches, and eventually kaya siyang i-resolve. So ayan, I hope coaches na nakatulong tong video tutorial na to. Ang haba ata ng video tutorial na to, but I think makakatulong naman to sa inyo. Good day, and hatol na ulit. Thank you so much.